Hi, this is the Soul Farm Girl. I-share ko po sa inyo yung unang pagbili po namin ng broiler dito sa Pangasinan. Nandito po ako ngayon, isa sa mga malalaking broiler farm dito po sa Pangasinan para po mag-pick up kami ng broiler at yun po yung ididress po namin na isusupply naman po namin sa palengke. Magkakarga na kami ng manok. Ayan. Nandito na kami ngayon sa farm po nila. Ayan. Magkakarga lang kami ng mga 500 heads. Para pangbenta po namin sa palengke kasi may mga order na din po kami bago kami mag-pick up dito. So, nandito po tayo. Ang ganda ng view po dito. Puro bundok. Tsaka doon, no? Puro bundok din. Ang ganda. Order namin, mga 500 heads po. Yun pa lang yung ano namin, kaya naming isupply sa palengke. Kasi pang ano lang naman yan eh. Mga pang initial lang po namin. Baka next week, madadagdagan pa po yun. Oh,
Tapos na po kami mag-harvest. Ay, hindi pala. Hindi pala harvest kasi hindi naman sa amin yung manok. Sa dadalhin lang po namin yun din sa ano namin, sa bakuran. Kasi doon lang namin nilagay yung nabili namin ano kahapon yan na chicken plucker. So kaya ang advice ko po sa inyo, kahit anong negosyo pa yan, pasukin nyo lang. Huwag kayong matakot, tsaka try lang ng try kung saan kayo kikita. Kasi kami, lahat ng pwedeng inegosyo dito sa probinsya, ginagawa po namin. Kumbaga, itong pagdi-dress chicken, itatry lang din po namin. So, nag-post lang po ako sa mga online, tapos yan. Tapos may mga kinausap lang po kami sa palengke na susuplayan po namin ng manok, yan. So, bago pa kami mag-order dito, meron na kaming susuplayan. Yun, dapat ganun. Huwag kayong matakot. Sige lang, mag-try lang po kayo kung ano yung negosyo na patok. Yan. So, huwag lang kayo mag-i-stick sa isang negosyo. Dapat madami. Kasi kung yung isa nalugi, meron pa kayong isang negosyo na sasalo sa mga ano nyo, lugi ninyo. Tsaka may pagkukuhanan kayo ng mga pang-araw-araw na gastusin po ninyo. Please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.